Ah, mga ka-offshore ko dyan. Oh, kumusta na po kayo dyan? Ngayon natrabaho, D3 namin ngayon, pangatlong araw namin ngayon natrabaho pag-disassemble ng hydro hammer with tower. Ngayon, natanggal na namin yung pin. At saka tingnan nyo lang sa upload ko ngayon. At huwag po kayo magsasawa sa amin. And don't forget to like and share and subscribe my channel. Bye-bye! Ito yung sinasabi ko sa inyo. Preposition na tali. Dalawa yan. Doon sa apat na hook doon. Kita nyo, apat na hook kapon sa video. Yun yun. Ito yung mga standby to dito. Preposition sa mga gamit. Hanggang doon sa dulo. Tapos yung isa naman. Dalawang tali dito sa gilid. Standby. Ito naman tali din. Doon naman sa kabila. Itong isa hindi pa nagamit. Sa number 5 yan. Number 5. Nakasasaya number 5. Yan yung buong crane. No? Ayan. Tignan nyo. Para siya. Hindi madali yan trabaho na yan. Akala ng iba na madali lang. Kailangan pag-aralan. Lahat naman ng bagay na trabaho kayang pag-aralan. Ano dito, actual theory. Kailangan may theory ka, meron kang actual. Kung puro ka lang actual, wala kang theory, wala rin mangyayari. Kailangan balance. May kunting kaalaman sa theory, meron din kang kunting kaalaman sa actual. Yan yung tali, oh. Sinasabi ko. Yan gagamitin pagbirada ng wire. Ito yung sinasabi na number 1, yan. Hilain yan. Tanggalin yung pin na yan, no? Sabi ng mga kasamahan ko dito, Mark, mahirap daw tanggalin niya. Yan nagbibirada. Doon. Aabot pa meron pa itong tatlong araw o apat na araw kung puro siya matapos. Tingnan niyo mga ka-offshore ko, mga kababayan. Yung mga seaman dyan na interesado magtrabaho ng offshore, pwede kayo dito. Yung nag-aral ng seaman or marine. Mandali ng trabaho ko sa akin, offshore. Tsaka hindi kayo ma-homesick kasi nasa tabi tayo ng dagat. Hindi tayo nagpinsan na magsisiling dito. Pag naka-steady ka sa isang project, masayang isang project, taon. Taon ka bago makapuan. Magsiling ulit. Makabiyahe man lang. Pero palagi ka makalabas sa labas. Kung gusto mo makabili, makabili ka anong gusto mo. Wow. Pag-ahi ka pa, magalakas sa pamilya mo. Tingnan mo ito mga kabayan, oh. Ganito yung hitsura ng hammer. Oh, hydro hammer. Ayan o, oh, hydro hammer. O, nakatayo. Oh. Hydro hammer yan. Mga kababayan, good morning sa inyong lahat. Ito ko sa taas ng crane, sa may sa boom. Pakita ko sa inyo yung wire, kung paano mag-secure ng wire dito. Yung apat na wire na yung apat na wire na may kasamang lifting hoist. Ito yun. Yan o. Ganyan gagawin dito. Naka-double lock siya. Tapos nakatali pa doon. Kung sakaling kakamali yung operator paghila, at least na napipigilan siya. Tingnan mo yung isa kanina o. Nagkakamali siya o. Nahila. Nahila yung kwan doon. Wire. Kaya hilain ulit yun. Rebuilding muna yung hook. Ulit. Ito lang isa na iwan. Apat. Ito yung mga preparasyon, mga tali. Saka butso, isang sabing butso. Yung sling wire na maliit. So yan siya, yung mga naka-preparasyon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ano ko, channel. J28 Vlogs. Yun. Ito yung tali dito, temporary lang nakatali dito. Kasi ililipat doon sa kabila. Ililipat siya doon, doon sa likod na ito. Siya doon. Kaya yung mga kasama ko nagpahinga muna na umahos sila. Hanggang dito na lang muna. Nyo. Ayan nyo ako. Ayan. Hello. Ayan ako. Ito yung si G28 Vlogs. Vlogger ng offshore. Ng 312 Barks. Yeah.
muli. Bye bye. Sa grasa, tanggal yung stopper. Prepare yung grasa ng hose, grease hose. Charnel, oh. Hello mga kababayan, ganito yung trabaho namin dito. Preparasyon sa greasing namin. Nagrasap, tatanggal ng paint. Ganito yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Refindo, love you! Gamit yung pagka ano mo ah, kamarin, kamarin engineer mo Arnel. I'm not afraid of the dark.
Mga ka-offshore, mag-subscribe na po kayo sa akin kasi mayroon pa akong pangalawang upload dito, ang kasunod dito, ang kadugtong. Abangan nyo na lang. Bye-bye!